ni Kaya at ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga Filipino artists na ipagpatuloy ang pagpapakita ng kultura at pagkakakilanlan ng Pilipinas sa kanilang mga katha o proyekto. Naniniwala kasi ang Pangulo na nakakatulong ang sining sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Si Alan Francisco sa detalye. Rise and shine, Alan. Tunay na karapat-dapat lamang na pahalagahan ang itinuturing nating kayamanan ng ating lahi at kilalanin ang karangalan dala nito sa ating bayan. Pagpapayaman ng kultura at pagprotekta sa cultural heritage ng bansa. Ito ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa naganap na National Commission for Culture and the Arts 6 awarding ceremony sa Malacañang kahapon. Tiwala si President Marcos na kung pauunla rin ang industriyang ito, makatutulong ito sa paglago ng ekonomiya at maiangat ang Pilipino sa anumang dako ng mundo. Nanawagan din ng Pangulo sa National Commission for Culture and the Arts ng pagsuporta sa mga artist na nagbigay ng mahalagang ambag sa pagkataguyod at pag-unlad ng kultura at sining ng bansa. Ang mga Filipino artist naman, hinikayat ni President Marcos na ipagpatuloy ang pagkapakita ng kultura at pagkakakilanlan ng Pilipinas sa kanilang mga kata o proyekto. Sa inyong patuloy na paglikha at pagsulog ng ating orihinal na mga katha, pinapaunlad ninyo ang ating industriya ng sining at pinakikilala ang ating lahi sa buong mundo. Sa 6 awards, kinikilala ang mga natural-born Filipino artist o grupo na nakatanggap ng international awards at pagkilala sa 9 kategorya. Kabilang dito ang architecture, cinema, dance, dramatic arts, literary arts, music, visual arts, folk arts, and broadcast arts. Ilan sa mga awardees sa ilalim na architecture at allied arts category ay ang The Penthouse bilang Best Residential Interior Apartment, The Galleon Residences Showroom sa Best Residential Show Home at iba pa. Sa cinema category naman, ang mga awardee ay sina Jeric Gonzalez na nag-uwi ng parangal bilang Best Actor, Dolly De Leon bilang Best Supporting Performer. Di nyo ba naririnig sa Golden Kinabalu Award for Best Documentary, Geraldo B. Humawan bilang Best Actor din, Black Rainbow sa Best Short Film at iba pa. Sa kategoryang dance o pagsayaw, ang mga awardee ay sina Billy Crawford, Electro Groovers at Halili Cruz School of Ballet and Bayanihan. Ang mga awardee sa ilalim ng music category ay sina Ryle Custodio, Darwin J. Lumentigar, Rafael Adobas Bayog at marami pang iba. Sina Albert Reyes, Maria Zamora at Froyland Rivera ay nakatanggap ng pagkilala para sa visual arts category. Habang ang A Thousand Cuts film ni Ramona Diaz ay tumanggap din ng parangal bilang Outstanding Social Issue Documentary. Alan Francisco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.